this video, i-overview natin ang isa sa pinakasikat na rigs ng Traxxas. Ito ay ang Wrestler 4x4 VXL. Mag-start tayo dito sa remote. So yung remote natin is 2.4 GHz transmitter. You will get your foam steering, the throttle, the steering trim knob, the TSM. So yung TSM, siya yung gyro ng Traxxas na magme-maintain ng control dito sa front natin, sa servo natin. And then, meron tayong menu. Menudo. And then yung set. So this button is set na kapag nag-tumbling yung Traxxas natin, meron siyang self-righting. So hindi mo na siya kailangan lapitan at pulutin para itayo ulit. So pipindutin mo lang yung button na to for 3 to 5 seconds. And then, ayun, magsa-self-righting na siya. And then, kailangan mo lang ng 4 pieces AA batteries para dito. Ayan, mahigpit parte. So, ayan, ayaw matanggal. Yan, yun na. Basta 4 pieces AA batteries ang kailangan nyo dyan. And then, ito yung on-off switch natin sa likod. And, ayun, 2.4 GHz transmitter. And then, si Wrestler ay may kasamang optional gearings. So, pwede siyang tumakbo ng up to 65 plus miles per hour. So, convert na lang natin sa kilometer per hour. So, 65 plus miles per hour. And then, ito yung gulong natin. Meron tayong Traxxas Talon 2.8 tires. And then, we have the chrome-plated. So, para siyang ano, smoke chrome-plated rims. Ayan. And then, ito, favorite ko na yung solar flare natin na body scheme. So, kamukha nung X-Max natin, ganyan din yung kinuha ko, solar flare version. Ang ganda niya sa araw kapag nasisinagan siya and then kapag sa madam mo ikaw maglalaro. Ayan, VXL. And then dito, sa taas, sa roof natin, meron tayong kasama na skid plate o yung roof protector natin. Ito na siya. And kamukha din ng X-Max, siya ay clipless body system na. So, ito na lang ang kailangan natin. Ayan, and then i-open and then hahatakin lang natin siya para matanggal natin yung body. And then dito sa likod, meron tayong wing. I think itong wing na to ay possible mag-cause ng damage sa future kapag nag-bashing tayo and then siguro sabihin natin tumama ito kung saan-saan sumadsad ng naka-upside down si Traxxas. Ayun, possible na ito yung maging dahilan mag-cause ng sira ang pagka-damage ng rear section natin. Ayan, ang ganda niya oh. Okay, tanggalin natin yung body niya. So, naka-open na siya. And then, hatakin na lang. I-up mo lang siya. And then, hatch. Yun. Ang ganda siya. Masikip. So, meaning, kahit magtatumbling-tumbling siya, siguro mababa lang yung percentage na matanggal yung body. So, ito yung clipless body system nila. Bracket all the way hanggang dun sa front. Ito yung part na sinusuksok dito sa front shock tower dito guys. Ayan dito. So ito tayo VXL, meaning is brushless. So sa likod meron tayong wheelie bar. So yung wheelie bar na to ay sobrang flexible. Yun ang maganda sa kanya, flexible siya, pero siguro ang disadvantage may tendency na siya din ang sumira dito sa rear side ng body natin. So I don't know kung anong kung kailan sisira. Pero possible lang. Ayan, sobrang flexible niya. Tapos yung ito yung wheelie bar natin, hindi siya equipped with bearings. Ganyan lang siya. Ayan.
And then, dito muna tayo sa ilalim. Sa ilalim, ito yung chassis natin. So, plastic chassis. Ito yung lower arm suspensions natin. Front and rear. Ayan, closed chassis. I prepared the closed chassis para hindi pasukin ng bato o ng dumi, alikabok, puti, kung ano man. So, okay. Okay siya for me. And then, dito sa front. Ayan yung front bumper natin. And, ito ang tawag nila dito minsan is bumper shock. So, hindi ko alam kung ano yung tawag talaga sa kanya. Pero bumper shock para, or bumper spring sometimes yan. So, pag nag-bump tayo, ito medyo mag-bounce yan. Kahit pa paano yung impact mare-resist ng RC natin. So, sa front, meron tayong oil filled shocks, of course. But then, gumagamit lang siya ng shim o ng spacer para i-adjust yung shock tension natin. Ayan. And then, plastic shock tower. So, ito yung hubs natin. Ito, universal drive shaft. Telescopic universal drive shaft para dito. So, front, yun ang gamit natin. And then, equipped with bearings na yung, syempre, yung differential natin. Differential outdrive cups. Equipped with bearings na siya. Ayan. So, ito, adjustable upper linkage. And we have also the adjustable steering linkage right here. Ayan. Pero yung settings na galing sa factory, hindi ko na siya babaguhin. So, ayoko talaga nung na-adjust. So, mas gusto ko yung non-adjustable na mga linkage o yung mga steering linkage natin. So, meron tayong LCG chassis. So, lower center gravity chassis. Ayan. So, mas prepare ko yung mga ganito, lower center gravity chassis. Kasi medyo na didikit siya sa takbuhan ng mga buggy. So, yung mga buggy like this, ito is Tamiya TTO2B. So, yung mga buggy na kamukha nung Tamiya. So, hindi siya basta-basta nagpa-pop-up ng wheelie. And then, mailalabas mo yung full potential ng RC natin o yung power system. So, ayun. Kung gusto mo mag-war shock, magsagad, mailalabas mo siya kasi hindi siya basta-basta magpa-pop-up. Unlike nung mga 6S natin na stunt track. So, ayun. Medyo malakas. So, dito sa likod, ganun din. Meron tayong plastic shock tower. And then, of course, yung oil-filled shocks natin. Medyo mahaba yung shock natin dito compared dun sa harap. And, gumagamit tayo dito ng adjustable turn buckle. So, may option ka din. Pwede kang mag-adjust dito sa shock tower. And then, ito yung telescopic drive shaft, universal drive shaft dito sa likod. Ayan. And then yung hubs natin sa likod, yung rear hubs. Oh, so equip siya ng ball bearings throughout, ball bearings na. So yung mga gantong heavy grade, equip na siya. And then, dito, ito yung receiver box natin. And then yung Villineon VXL3S, waterproof electronic speed controller. And then ito yung ating Traxxas brushless motor. Ayan. So, dito makikita natin na meron tayong mga honeycomb braces para dito sa chassis. So, ito yung Traxxas ID connector ng electronic speed controller natin. Then, dito sa kabilang side, makikita natin yung ganun din yung honeycomb brace battery tray natin. So, ayan. And then, pop up. Okay. So, sa gitna, makikita natin yung ating
metal drive shaft, and yung slipper clutch natin nandito dito. Ayan, ito yung spring ng slipper clutch natin. And then sa ilalim ng receiver box, makikita natin yung servo. Ito. Ayan. Okay. So running videos, baka gawin ko this coming days. So check nyo yung video natin sa YouTube and yung mga few uploads natin, yung mga nakakaraang araw. So, siguro guys, kung maglalagay ako ng accessories, uunahin ko is, sa accessories ha, ito, yung roof skid plate natin, babaguhin natin, lalagyan natin ng may light kit. So meron siyang front LED, and then meron din ditong rear LED lights. And then kasama na niya yung dito, yung LED para dito sa front bumper. Diyan. And then, siguro, yung shocks, i-upgrade din natin sa, gusto kong bumili ng Proline. So Proline shocks, yung may dual spring. So I want to test that. And then, siguro itong drive shaft natin, ayan, i-upgrade natin. So tingin ko kasi baka masira agad yung drive shaft. So far yun lang. And then siguro yung pinaka huli na i-upgrade natin is itong gulong. Tingin ko mas bagay sa kanya yung medyo malapad ng konti at medyo mataas. Siguro yung Badland, kung ano, subukan natin sa future. So yun lang. Subscribe kayo sa channel ko. And comment kayo. Thank you.